pinag-aral, minahal, pinaglaban sa pamilya at kaibigan. Pero di pa pala sapat, ang hirap maging tanga sa pag-ibig. Hi, Beshi. Hindi ko alam kung paano ko simula ng kwento ko. Dahil sariwa pa ang sakit at naalala ko pa ang mga nangyari sa akin at sa relationship ko. Tawagin mo na lang ako bilang Noel, 25 years old. Kasal at kahiwalay lang. Oo, Beshi. Kasal ako at wala pang isang taon nang maghiwalay kami ng babaeng pinag-aral at pinahal at pinaglaban ko. Wala eh. Siguro nga, nagkamali ako at masyado ako naging paradesisyon sa buhay. 21 years old ako na makilala ko ang akala kong babae makakasama ko sa hirap at ginhawa. Tropa siya ng girlfriend ng tropa ko. Siyempre, kabataan, inuman tapos papakilala, ganoon ang simula. Nakilala ko nga si Jessa. 17 pa lang siya that time. Pinakilala siya sa akin ng girlfriend ng tropa ko. Mabait naman si Jessa at palakwento. Nagkakwentuhan nga kami that night sa inuman at nagpalitan ng FB Messenger para mas magkakilala kami. Kinabukasan after ng inuman, chinat ko agad siya at nagreply naman. Doon na nag-start ang communication namin. At niyaya ko nga siya na lumabas at kumain at may pagkwentuhan na din. Alam ko na minor dated pa siya kaya payag ako na may kasama siya para hindi naman mag-alala ang magulang niya. Naging magkaibigan na nga kami at napapadalas ang aming pagkikita at paglabas-labas. Naging masigasig din ako sa trabaho ko at na-inspire kasi after 3 years, ngayon lang ako ulit na-inspire sa work dahil na din siguro kay Jessa. Lagi na din kami nagtatawagan at nag-video call. Sinimulan ko na siya ligawan at nagpaalam naman ako ng maayos sa magulang at pumayag naman sila. So ayun, Beshi. Pinakilala ko din si Jessa sa pamilya at mga kaibigan ko. Naramdaman ko agad na ayos sa kanya ni Mama at ng mga kapatid ko. Pero, binaliwala ko lang sila kasi masaya ako kay Jessa. Isinama ko din si Jessa sa birthday ng friend ko at pinakilala ko din siya. May ibang nagustuhan si Jessa, may iba naman na hindi. Pero syempre, ako ang magdidesisyon para sa sarili ko kung sino ang gusto ko. After 3 months ng panliligaw, sinagot na nga niya ako at sobrang tuwang-tuwa ako. Wala na ako pakialam sa sasabihin ng iba. Basta mahalaga, mahal ko si Jessa at girlfriend ko na siya. Nag-aaral pa si Jessa at syempre, kaya ako na-inspire sa work ay para matulungan ko sa pag-aaral si Jessa. Sa mga projects, allowance at pangkwisyo na din. Sabi ko kasi, tutulungan ko siya sa pag-aaral. Total maganda naman ang trabaho ko. Lagi ko na din siya inuwi sa bahay para mas makilala niya sila Mama at ang mga kapatid ko. Kahit labag sa loob ng Mama ko pumayag na din siya. Bunso kasi ako at syempre pag bunso na pagbibigyan. Si Papa naman. Wala namang problema basta patapusin muna si Jessa ng high school at dapat umabot muna daw sa 18 bago ko siya babuntis. Real talk yun, sabi ni Papa. So ayun, nagkasundo na nga kami na ako magpapara sa kanya at sa bahay na siya titira. At kung gusto niya pumasya sa pamilya niya, sasamahan ko naman siya. Isang taon mula nung magsama kami, alam ko, Beshi, na medyo mabilis ang mga pangyayari sa amin ni Jessa. Pero wala eh. Nainlove ako sa kanya at kahit ano pa sabihin ng mga tao sa paligid namin about kay Jessa, wala na akong pakialam. Ayun ang lagi kong sinasabi. Matigas ang ulo ko. At kay Jessa lang ako naniniwala. At kay Jessa lang ako masaya. Isang beses, nagpaalam siya sa akin na sasama sa mga classmate niya na gagawa daw ng thesis. So ako naman pumayag. Gabi na at wala pang tawag or text si Jessa. Kaya nag-aalala na ako at tumawag sa magulang ni Jessa. Pero wala daw doon ang anak nila. Nag-aalala na ako kaya tanong ako sa mga classmate niya na friend ko na din sa FB.
may nagsabi na nasa bahay daw sila ng ex ni Jessa. Hindi ako naniwala kaya nagtanong ako kung saan ang bahay at address kung saan sila Jessa na andun. Pinuntahan ko siya para sunduin kasi gabi na at may pasok pa siya bukas. Hindi ko inaasahan ang naabutan ko sa bahay kung saan nandun si Jessa. Akala ko thesis. Ayun pala ay inuman. Hindi na naka-uniform si Jessa. Damit ng lalaki ang gamit. Pinilit ko na kumalma kasi may ibang tao sa bahay at hindi ako taga roon. Nagulat si Jessa at tumayos at sinalubong ako sa pinto. Nagtatanong nga kami bakit daw ako nandun at tanong ko naman sa kanya bakit siya sa bahay ng ex niya at nakikipag-inuman. Sagot lang niya, birthday daw at niyaya lang sila. Medyo nasaktan ako kasi hindi siya nagpaalam na pupunta sa birthday ng ex niya at mag-iinuman pala. Para hindi na humabang usapan, niyaya ko na lang siya umuwi at magpalit ng damit. Kasi damit ng ex niya ang suot niya at naiilang ako. Sabi niya, basado ng pawis ang uniform niya kaya pinahiram muna siya nito. Along the way, hindi kami nag-uusap ni Jessa. Pero panay ang hawak sa kamay ko na tila ba nagsasabi ng sorry. Pagdating sa bahay, nagtalo kami. Tinanong ko siya bakit ang paalam niya ay thesis pero inuman ang pinuntahan at sa ex pa niya. Simula nung araw na yun, lalo ako naging mapagbantay. Lahat inalam ko. At sa hindi inaasahan, may nag-chat. Friend ni Jessa at concerned daw sa amin. Nagpagalaw daw si Jessa sa ex niya nung birthday niya. Bilang birthday gift. Sobra ako nasaktan at parang mababaliw. Hindi nakapasok sa trabaho. Hindi ko muna pinalam kay Jessa ang nalaman ko. Binantayan ko muna ang bawat kilos niya. Ilang buwan ang lumipas at tila lalo lumalala si Jessa sa mga ginagawa niya. Lagi na nagsisinungaling at lagi kasama ang tropa niya sa kanilang lugar. Nagtanong ako sa mama niya kung alam nila ang nangyayari kay Jessa. At ang sagot lamang sa akin ay, ngayon nagtatanong ka bakit ganyan si Jessa. Di sana hindi mo siya sinota nang hindi mo pa kilala. Para akong tanga nagtatanong sa wala. Napaisip ako ng nagkamali ba ako o sadyang bulag sa katotohanan. Habang tumatagal ang relasyon namin ni Jessa ay parang lalong hindi nagiging maganda. Kahit pinilhan ko ng mga gusto niya ay wala pa rin. Pati trabaho ko ay naapektuhan na dahil sa pag-iisip sa ginagawa ni Jessa. Ang pamilya ko naman nag-aalala na at nagsabi na palayasin ko na si Jessa. Pero wala. Patigas talaga ang ulo ko. Hindi ako nakinig sa mga payo nila. Isang araw habang nagpapahinga kami, may narinig akong lagabog na parang may natumba. Natulala ako. Ang papa ko ay nadakay sa puso. At sa isang iglap na wala ang taong full support sa akin at gumagabay. Para akong sinakluban ng langit at lupa. Sobra akong nalungkot. Pero wala eh. Ganyan talaga ang buhay. Kailangan lang tanggapin at mag-move-on. After mamatay ng papa ko, nag-decide ako na ayusin ko ang lahat. At si Jessa naman medyo nagtitino na. Siguro dahil ako konsensya sa nangyayari sa akin. At ramdam ko naman na mahal ako ni Jessa. Sadyang may mga maling bagay lang siya nagagawa. Dahil siguro eh, hindi pa siya matured. At nag-explore pa sa mga bagay-bagay. Ayun lang ang naiisip kong dahilan. So ayun, sinubukan ko intindihin si Jessa at bigyan pa ng chance at kalimutan ang mga nalaman ko at iba ko na lang sa limot. 9 months na ang lumipas after mawala si Papa at nag-propose na nga ako kay Jessa na magpakasal na kami. Namanhika na din ako sa kanila. Total, katapos lang ng dibu ni Jessa at 18 na siya. Nasa legal age na si Jessa. Pumayag naman ang parents sa Jessa at ang pamilya ko na magpakasal kami.
Kaya nagprepare na rin kami para sa aming nalalapit na kasal. Tumulong naman si Jessa sa mga preparations at ang mga kaibigan ko para mairakaos ang aming kasal. Simple lang ang kasal kasi hindi ganun kalaki ang budget. Pero ang mahalaga eh, makaraos kami sa aming kasal. So ayun, after ng aming kasal, panatag ng loob ko at malaki na din ang pinagbago ni Jessa. Nabawasan na rin ang pagiging gala nito at pagsama sa mga tropa niya. Siguro dahil naisip na din niya na kasal na siya at nasa wastong gulang na din siya. Malaking pasasalamat ko at nagbago na talaga si Jessa at tanggap na siya ng pamilya ko. After ng ilang buwan, nag-decide si Jessa na mag-part-time job at nagpaalam siya sa akin para daw makatulong siya sa akin at sa mga gastusin sa bahay. Noong una ay ayaw ko pumayag pero later on, naunawaan ko na gusto din ni Jessa na magkaroon ng sariling kita. Kasi ganoon naman ang mga babae ngayon. Pumayag nga ako para magkaroon naman siya ng kakakitaan. Okay naman sa work niya at mabait ang amo niya. At hindi siya pagod. Kasi siya construction supply at proud ako sa kanya dahil madali siya natututo sa trabaho niya. Lumipas ang buwan at si Jessa naman ay tuloy pa din sa part-time job niya. Pero napapadalas ang uwi niya ng gabi. Sabi, marami lang paggawa ang boss niya at bayad naman ang overtime. Minsan lumalabas din sila para kumain. Nagpapaalam naman siya at tiwala naman ako kasi para makapag-unwind si Jessa at ma-enjoy ang bunga ng kanyang pagpa-part-time job. At kita ko naman na masaya siya sa kanyang ginagawa. Pero buong akala ko lang pala talaga nagbago na siya. Nagsubong ang kawork niya na hindi lang basta palabas-labas ang ginagawa ni Jessa at ng kanyang amo. Mas higit pa daw dun. Nagde-date ang dalawa at madalas ay kita si Jessa sa opisina ng kanyang boss. Madalas din siya makita na nilalabas kahit oras ng trabaho at babalik pagsarado ng store. Noong una hindi ako naniniwala. Kaya gumawa ako ng sarili kong investigasyon. Napakatanga ko talaga. Para hindi ko malaman agad ang nangyayari kay Jessa. Totoo, nakita ko si Jessa na kasamang amo niya na pumunta sa isang resto sa bayan. Doon daw kasi dinadala si Jessa ng amo niya at sakto, umalis daw sila kaya chinat niya ako agad. Nalamig ang buong katawan sa nakita ko. Ang sweet nila at magkahawak pa ng kamay. Umuwi na lang ako at nag-inom. Pero hindi ko sinasabi sa mga kaibigan ko ang nangyayari sa amin, Jessa. Kasi sobra ako nahihiya. Pagdating ni Jessa, kinausap ko siya, sabi ko saan siya galing. Ang sagot lang niya ay nag-overtime daw. Sa inis ko, pinakita ang picture nila ng amo niya. Nagulat siya at saan daw galing yung mga litratong yun. Sabi ko ako mismo ang kumuha niyan. Akala ko nagbago ka na pero hindi. Hindi pa pala. Mas malala pa at sa may asawa ka pa pumatol. Nagtalo kami ng gabing iyon. Inawat lang kami ni Mama dahil nakakayat sa kapitbahay. Nalaman na din ang pamilya ko ang ginagawa ni Jessa dahil mismo sa kaibigan na kawork niya na ang nagsumbong. Naawa daw kasi sa akin at concern lang. Todo tanggi pa din si Jessa. Hindi daw totoo at paninira lang daw. Hanggang sa isang araw ang amo niyang babae ang nagpalaya sa kanya sa work niya. Simula nung araw na yun, hindi ko pa din matanggap ang pangyayari sa akin. Namatayan ako ng tatay at kinaliwa ako ng asawa ko. Pati trabaho ko ay naapektuhan. Hanggang sa nagdesisyon na lang ako na may paghiwalay kay Jessa. Dahil sa sobrang kahihiyan. Umuwi na si Jessa sa kanila. Pero bago kami maghiwalay, humingi siya sa akin ng tawad at bigyan ko pa daw siya ng isang pagkakataon. Tanging sagot ko lang, umuwi ka na muna. At hayaan mo muna ako makapag-isip. Masyado mo akong sinaktan at pinagmukhang tanga. Mahal na mahal ko si Jessa pero tao lang ako na nasasaktan. Sa ngayon, nag-resign na din ako sa trabaho dahil na din sa naapektuhan ng personal kong buhay ang trabaho ko. At pinauwi muna ako ni Mama sa probinsya para dito na muna makapag-relax at malayo muna sa problema at makapag-isip-isip.
3 months na ako sa probinsya at soon babalik na sa Manila para harapin ang realidad. Haharapin ko pa ba si Jessa o hindi na? Kasi sa mata ng tao at Diyos, legal kami mag-asawa. O tuluyan na ba kami maghihiwalay? Tayong oras lang makapagsasabi kung handa na ba ako. Wala akong pinagsisisihan sa mga naging desisyon ko sa buhay. Sadyang may pagsubok lang talaga na dumarating. At may reason kung bakit ito binibigay sa atin. Hanggang dito na lang, beshi, at salamat sa pagbabahagi ng aking kwento. Bagong kaibigan, Noel.